Yun. Sound check, check. Sound check. Hello, hello. Meron, meron. All good. Goods. Goods. Nagmumoisyo sa lamin ko. Goods ba yun, ano? You know. Excuse me. Check, sabi ni Jovel Elipe. Whoop, sabi ni Jason Colleon. Balita. Magandang gabi, tol. Oh, good evening, ladies and gentlemen. At welcome sa Blood, Sweat, Tears, Vomit. Mm. Ito ang aming 11th episode. Damn, boy. Ako po si Wayo ng Slow Dough. Ako po si Ino ng Slow Dough at ng Godzilla vs. Tokyo. Bagal mo magsalita ngayon, ba? Ang bagal ba akong sila? Itang ina kasi na busog ako doon sa kinain natin kanina. Ayun. Barbecue, good. Grabe. Kaya bawal na talaga taba sa akin. Na-food coma ako. That's good. Mm. At least busog. Busog, oo. Diba? Busog. Kumusta, boy? Eto, tangina, pagod. Pero ano, yun, same. Worth it pa rin yung pagod. Para ano, yun nga, sa mga merch natin. Shoutout pala sa mga bumili ng merch namin. Mismo. Yung mga bumili ng Blood, Sweat, Tears, Vomit na t-shirts, tsaka yung sa Slow Dough. Maraming salamat sa inyo. Sa mga, ano, sa mga nashipan ko na, wait na lang po kayo, tas picture kayo, ha? Oh, send nyo sa amin mga pictures nyo. Mm, picture kayo. Gusto ko din mag-shoutout kay Wang Susen. Pare, Wang Susen. Nang, alam ko, mga taga Davao to. Grabe mag-order ng t-shirts, men. Eh. Oh. Sasampo, men. Yung ino-order po. Nag-throw in nga ako ng mga, ang tawag dito, ng mga freebie. Oh. Nagbigay ako ng isa pang Slow Dough shirt tsaka isang Rude naman na t-shirt. Ah, oo, tama. Dapat magbibigay ako ng hoodie ng Rude kaso naubusan na. Wala. So, yun. Salamat sa lahat ng kilawang Susan, sa lahat ng mga tropang tiga Davao. Yan, oo. Dahil dun. Nasimula agad yung ano, yung pag-produce ng mga Slow Dough t-shirts dahil sa kanila, pare. Sila yung nag-ubos ng slots. Ito si ano to? Si John Ray. Sino nga ulit to? John Ray. Shoutout sa'yo, pare. Mm-hmm. Sige, ito. Mga ano muna natin. Sunflower Summer. Si Dominic D. Debide. What's up, man? Elohim Bakulpo. And, yun, sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Diyan ba sa Mood Night? Anong? Ito sa Mood Night yun. Sila. HM daw, merch nyo, Ino, sabi ni Jason Corleon. 600 lang, tol. Yun. Hmm. Ano, bali ang plano dun sa merchandise ni Ino, yung Blood, Sweat, Tears, Vomit. Ano yan. Ngayon, yung kaka-release mo lang pare sa pagkakaalam ko, yun yung Blood, right? Oo, sa Blood na segment yun. Tapos itong sunod na sweat. Ilalabas, this week? Yung design, sana matapos ngayong week. Oo. Para ma-post yun naman yung sweat naman, no? Sweat okay, naman. So sa lahat ng mga magkukumpleto niyan ng mga t-shirts ng Blood, Sweat, Tears, Vomit. Apat na t-shirts na yun. Mm. Pag nakompleto nyo yan, may premyo kayo. Oh. Unang 10 na mga kompleto ng Blood, Sweat, Tears, Vomit na merchandise, may prize po kayo galing sa Slow Dough. Oh. At lalong-lalo na sa Mood Night session kay Boss Peps. Ayun, salamat kay Boss Peps, kay Boss Benji din. Alam mo yun, sa buong Mi Familia Collective, sa manager natin na napakalupit na si Ate Sheb. Ayun, sa mga kapatid natin sa GVST din. At salamat din sa Boozify. Boozify. Tsaka sa Kush, syempre. Kush ko, yan. Kush ko for life. Pero ito, may ibibida lang ako, Tuluayo. Oh. Shoutout sa The Blunt Culture, yan. Tsaka sa NAG. Ayan, ito. May plaki kami dun sa gig namin last time. Ayan, I love you, Tito J. Huwag ka na magalit sa akin. Ayan, napikon yun sa'yo kagabi. Okay. Ito, solid. Ang sarap kaya pag may ganito, kahit yung parang papeles yung datingan, inakishero ata yun. May plak na. O, sa Quezon, sa Quezon naman ata yun. Solid, sarap, solid din. May pang-display na tayo. May memorabilia tayo from that night. Miso. Sarap makatanggap ng ganito. Ganire. Ganyan. Ano yan eh? Yung Nugs, bagong brand ni Tito J yan. Oo. Kasama niya si Rachel doon. Sa pagkakalam ko. No? Mrs. niya?
Oh, ata. Sana. Pero yun nga. So, shout out kay Tito Jay sa lahat ng mga friends and family natin sa Bulacan. Mm. Mga sumusuporta sa movement natin. Yeah, sila Leon. Salamat. Isang gabi, kajam natin si yan eh. Ka... Tambay natin sa shop sila Liam ng ano, Himalayan. Kasama namin last. Putang 20 anos lang pala yung gagong yun, no? Oo. Buti ka wala yung kwente. Buti na lang. Hindi, mabait yun si Liam. Walang kabiso-biso yun. Oo, good boy yun. Good boy yung batang yan. Hindi, matanda na yun. Hindi na bata yun si paring Liam. Ako pare, excited ako ngayong July, alam ko July 29 na ata yung 19 East natin. Ay, oo, tangina. Tuloy ba yun? Sana. Oo, ang mantra ko dun, matuloy eh. Gusto ko din matuloy. May 19 East po kami, guys. Mm-hmm. This July 29, kasama namin yung Godzilla versus Tokyo tsaka yung ibang mga banda under Jack Daniels, no? Mm-hmm. Yun yung mangyayari. Tangina, pangatlong beses ko ulit makatugtog ng 19 East. Napakaganda ng sound system dun po, tangina. Ako, first time ko yun, kaya so soliding ko rin talaga yun. 19 is yun eh. Umapak ka sa amp. Oo. Tapos nga nalala ko sa Rigos. Sorry pala doon sa bouncer sa Rigos. Inapa. Kasi men, pinapaalis niya yung kamay ko. Oh. Ay, yung paa ko pala. Tapos nilagay niya yung kamay niya tol. Inapa ako na para makaapak talaga ako. Hindi naman ako umapak nun para maging astig ako eh. Umapak ako doon kasi nakangawit. Gagi nakangawit kaya yung magigitara na ano. Tapos parang hindi na siya nagalit tol. Hindi na siya, hindi niya tinanggal yung kamay niya. Talaga kahit nakaapak ako. Tapos sabi ko, kuya, tanggalin mo na. Tapos bahala, pagod na ako eh. Parang gumunan ako sa kanya. Hindi, tangina, ano din talaga. Sa mga tumutugtog ng live dyan. Tapos medyo yung lively din yung mga set nyo. Alam nyo yan, masarap umapak sa amp. Masarap tumayo sa amp. Omsim. Basta matibay yung amp ha. Oh, nalala ko sa Bulacan, no? Eh sila Jungjung ha pag mga sumasampa na ng amp yan eh. Eh mga amp ni Jolo no. Oh, ay gagi yo. Shout out pala kay Kuya Jolo, tangina. Secret shop. Mm. Amp niya yun eh. Tas ano yan, parang umiiling na lang yun pag nagiging ganun na yung estado ng set natin. Shout out din, love din kami niyan ni Kuya Jolo. Love din namin yan si Kuya Jolo. Mm-hmm. Sobrang good vibes din ang tao na yan. And shout out din sa isang Jolo ng Wise Inc. Ay, oo, no? Sa kay Kuya Jolo ng Wise Inc. Yung gumawa nito. Yan, ito. Siyang, ano natin, yung nagpiprint ng mga designs ng mga merch natin. Mismo. Kay Boss A, kay Jolo, shout out. Kay Raho. Kay Raho. Ay, oo, kay Raho. Baby yung baby boy nila. Oh. And kay Boss A. Tsaka sa, nalala ko yung sausage na binigay nito ni Jolo. Pare, may sinasabi si Wang Susan dito, Gae Kog Link anang merch Nemo Dolino. Ano ibig sabihin? Bigyan ko daw siya ng link ng merch ko. Dolino parang Tolino parang ganoon. Ano, pag magpo-post ako ng bagong design Tolski tapos ano, check niyo na lang. O kaya send ko sa iyo pag nagawa na 'yung design. Add niyo si Ino sa Facebook. Oh, add niyo ko, Ino Santos, INNO Santos. 'Yun, para updated din kayo kasi si Ino 'yung in charge sa merch natin ng Blood, Sweat, Tears, Vomit. Ako naman dun sa Slow Do t-shirts. So again, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta. Si mga bumili, putang ina, solid. Pati si Kuya Emil bumili, solid. Salamat sa bukalisa namin. Ako, nakabenta ako ng 30. 30. Ano yun? Ayos din. Pang emperor na yung bentahan. Ayos din. So, pre-orders lang yun, pare. Pero ano din, yung... Ipon din talaga. Gusto ko din, ano eh, gusto ko din magkaroon ng, ano ba tawag dito? Yung on-hand. Oh, mismo. Pangarap ko yun, may magka Shopee, Lazada store, online store. Pangarap ko yun. Pero soon yun. Marami kasi nagtatanong ngayon ng, ano, saan ba yung... kung may Shopee link ba, Lazada link, wala pa. Panay pre-orders pa lang tayo ngayon. Kaya nga, astig yung kahit may tig. Si Ate Shep, bahala sa e-commerce shit natin. Ay, gagi, legit. Siya na magpa-product listing nun, tol. Inumatik yun. So, malupit kasi talaga yung manager namin na si Ate Shep. Oo. Rain or shine yan. Tangina. Shout out kay Sherby and Ona. Yan. si Boss Mami. Si Joe. Ngayon, gusto ko. Sige kita si Gago. Ano, kaya mo ba yun?
Vomit ka na dyan ah. Andito, guys, andito kasi yung Cusco family namin. Nandito din. Sina Boss Bam, Boss Mambi. Andito. Nagpa-party lang sa likod. Behind Stilt. Shoutout sa Stilt pala. Ano kasi, ano to, parang, yun nga, pwede kayo tumambay dito tuwing Thursday, guys. Nandito kami sa studio. Andito din yung FT Eatery Shack. So, may happenings talaga dito, guys. Pwede kayo tumambay dito. Basta mag-message lang kayo sa amin in heads advance. Up, no? Para makapag-reserve kami ng mga upuan para sa mga bibisita. Ganun. Mismo, mismo. Madalas, nandito si na Boss Bam. Ayun, yung... pwede rin sa totoo lang, yung culture nila sa Bulacan, nakikita mo yung culture nila, Tol Ronji. Yung magdadala sila ng kanya-kanyang ano, camp chair. Mismo. Oh, pwede din yan. Tapos may mesang ano, tapos inuman kahit pwede saan. Pwede din mag-ihaw dito. Mismo. Diba? May dala kayo ng liempo nyo, tapos camp chair yan. Palag-palag. Pwede kayo tumambay dito. Patayin. Arat dito. Wait lang. So, yung last na episode pala, pare, kasi nag-absent kasi ako nun, men. So, pasensya na dun. Safe lang yun, safe lang. Kumusta naman nangyari nun? Okay naman. Ang dami namin natutunan ni Jung nun. Kala Kuya Renmin, shout kay Kuya Renmin at kay Ate Wendy. Oh, ng Republicats, no? Ago Aguima at saka yung Guerrilla Warden. Explain din yung ano, men, that yung pinakamalalim na kung bakit yung gas, kung saan galing yung gas nung pambus ng ano ng Guerrilla War. Kinuwento niya yung sa utol nga ni Kuya Renmin na ano. Basta yun, kinuwento niya yung tanghirap yun. Panoorin niya lang. Ayan, episode 10 natin yun, episode 10. So, episode 10 yun. Salamat sa mga parokyano natin dyan, yung laging mga nakasubaybay sa ating podcast. Man, oh, no? Team, tangin na. Since day one, no? Mismo. Tangin na. Maayos din, maayos din. Okay din, parang wala. May buzz Webes. Tayo, may buzz. Buzz. So, yung zzz, parang grounded nga. Yung sa mic eh. Mic o sa headset? Check mo yung wiring nyo sa'yo. Okay lang ba yung ano namin? Tunog yung namin. Yung audio natin? Check, check. Yung sabi ni Kuya Mervin, shoutout kay Chippy Ino. Yan. Ah, grounded na yung mic. Grounded nga. What's up, Kian Santos? Check. Okay na daw, safe daw, safe daw. Ah, sabi safe, Kian Santos. Alright, so, ayun. Ako kasi recently may mga pinagdadaanan ako. Maingay yung isip ko, man. Ayun nga, parang nagiging regular thing sa akin yun eh. Yung pag may magandang nangyayari, may olat sa akong o bad news na matatanggap. Tapos, nagiging constant yung nangyayari. Naging constant. Good news, bad news, good news, bad news. Nag-overload ako nung recent. Kaya, yun, nag-absent ako nun. Pero ngayon, I'm doing well. Ano na ako, medyo nakaka-ano na ako, nakakabangon-bangon na ulit. Salamat sa inyo. Salamat din sa mi pamilya, kay lahat, Chef, Boss Benji, sa lahat. Sa lahat ng mga nandito ngayon. Dahil sa hindi... Ano ba 'yun? Hindi nyo ako binitawan during those times, no? Especially doon sa girlfriend ko, si Regina. Salamat din na nandun siya noon mga times na I needed people to understand. So, that's really what you guys need eh. Pag if you're going through some dark shit, dark times, magulo isip mo, maingay. Tao sa paligid mo. Oh, lumapit ka sa mga tao, malapit ka. Oo, magkwento ka. Wayo gets kita sabi ni Stan. Stan. Oh. Shoutout kay Stan, Stan, kay Haring Stan. Oh, nan Silax. Sa kanya yung Silax, right? Oh. Alam? May wala ni Robert. Ay, taas niya. Saan sa mga tagag? Ayan. May onting, sabi ni Kian Santos, may onting static pero tolerable daw. Okay, okay. Okay. Safe, safe. Sabi ni Dominic Debide naman, pa-shoutout po load kay Ray Fred the Docker Man. Shout out the Docker Man. But the Docker Man. Bakit? Di ko. Ba't ganyan yung mata mo, pre? Ma? Lumo. Tinawa si Jung. Sing wala na. Singkit na. Ayan, shout out kay Ate Sherby ulit. Yan, si Boss Mami. Love namin yan. Kahit stress na sa amin stress yan. Stress na yan.
Stress na, stress na. Sabi ni Haring Stan, negative and positive ang bubuo sa atin lahat. Oo. Mismo. Yun yung magbubuo, pero nasa sa atin na yun kung magsusurvive tayo. Eh. Oo, kasi diba, pag namatay tayo, magiging baterya tayo nun. Mismo. Joke lang, Stan. Pero ang ano natin eh, yun nga, hindi man ako blessed financially right now, but blessed ako with the people I'm with. So, yun yung astig. Ang dami kong kakampi ngayon. Yes, salamat sa Mi Pamilya Collective at sa aking minamahal na Regina. Goods! Goods! Oh, salamat, ila. Salamat din kay Tito Jay. Siyempre, laging nandun. Oh, naman, si Tito Jay pare, tangina. Tangina, so, pinipikon mo kasi yung gabi yun eh. Sabi ko nga sa kanya, na-board lang ako, tol. Wala akong... Hindi ko na kinaya, tol. Hindi ko kayang walang mapagtripan sa isang araw. Parang ganun eh. Si Tito Jay, akala ko sa kaisa sa joke ko, lasing na pala kami lahat. Kaya nga ito, shoutout kay Tito Jay, maraming salamat sa The Blunt Culture. Yan, tapos, yan, ito, may ano kami, plaki kami, oh, astig ng event niya, man, astig ng tugtog namin yan, astig mismo, yan. Mismo. Oh, tsaka alaga kami yan. Agago, si Kian Santos pala yung sa Herbal Sigs, man. Oo, oh, pare, sige, sendan mo kami. Mm-hmm. Ang maganda dyan, Kian, dayo kayo dito. Oo, next team. Thursday, pwede dito. Tambay marami tayo. Tayong mga big dogs na makakasama next Thursday. Pero hindi ko na lang in-name drop. Pero syempre, andun ang pinakamamahal nating Kushko. Andun. At iba pa. So, welcome kayo lahat dito. Every Thursday tayo. Message nyo kami ni Ino para ma-set up namin yung mga tables dito and chairs and all that. Tsaka dito, ano dito, kami-kami lang din, di ano lang to. Hindi to bar or ano, ano lang to. Parang headquarters. Ano to? Headquarters natin. Ito na yung expo namin. Parang ganun. Ayun, dadaan daw si Kian. Alright, sige. Yun, safe. Kita kits Kian. Next Thursday tayo, pare. Let's kamagana do it. Kamagana ko pa ata to, pare. Kian Santos, oo, no? Oo, baka magana ko pa to si Kian Santos. Ayun, goods. Ayun, sabi ni Stan Cruz, I love you, Ino and Wayo. Yeah, love we you, love Stan. You too, man. Ang mangyayari nga ata ngayon na pag tuwing may ginagest tayong mga banda or artists, irekta na ata natin sa Chillax yun eh. Oo, oh, mismo. May choice na silang if they want to perform live under our platform, dun naman sila sa Chillax na. Mismo. Kasi sa atin, sa Blood, Sweat, Tears, Vomit, usapan podcast, lang to eh. Podcast lang natin to eh. And sabi ni Kuya Mervin, The Divas, magkakaintindihan tayo o ayos sa sinasabi mo pag mag-iinom na tayo dyan. Eh, abot ko sinasabi mo, sabi ni Kuya Mary. Oh, lasinggero din niya na tumino. Parang ganun. Alright. Okay. Ako kasi patino pa lang ata ako eh. Hindi. Ano yan? Matino tayo ngayon. Mamaya hindi na. Tapos bukas, tino na lang ulit. Hindi. Gusto ko na rin ma-represent na maayos tong banda natin tsaka yung movement natin under Mi Familia na maayos na rin ako. Oh. Eh, nung recent lang, hindi ako, you know, kaya derailed ako eh. Pero yun nga, again, balansin na ulit. Maraming salamat dahil sa mga kasama ko dito, mga katrabaho ko at mga kaibigan. Salamat. Ayan, sabi ni Stan Cruz, Sabado, takits sa Bulacan with GVST. Ayan. Yung Sabado? 16. Oh, may tugtog kami sa Bulacan. San Rafael ata yun, yung lugar. Ay, San Rafael. Sa 17 naman pare, meron tayong gaganap. Sunday. Oh, this Sunday, may ano din tayo with Kushko. Kushko, sa TikTok. Oh, sa actually, lahat. Lahat eh. Pala, Facebook, YouTube, lahat. Magla-live tayo na yung mga bagong release ng Kush, man. Napakaganda. Man, trip na trip ko dun yung Huawei dun. Oo. Oh, gusto ko yung cargo short, solid din. Ayun, baka naman, Boss Bang. Baka naman, Boss Bang. Pero yun nga. So, sa mga may mga merchandise, may mga independent businesses dyan, message nyo din kami para ma-feature namin kayo dito. Hindi kaya kung gusto nyo mag-guest, parang Kian, pwede ka namin i-guest dito sa podcast natin para may ano din kayo, may tulong-tulong lang tayo sa mga leverage shit na yan, di ba? Pwede natin kayo either ipakita dito sa screen natin na isa kayo sa mga sponsors. Or pwede din namin kayo i-guest. Basta message nyo lang kami kung sino man yung mga gustong mag-guest dito sa BSTV natin. Kasi pinaplano na namin ni Boss Peps, Ino, tsaka ako kanina na yung second season. Kasi patapos na tayo eh. Oh. First season natin ay mag-end
2 weeks from now. Mm. Diba? So that next, will be 11, 12, 13. Yung 13th episode natin, yun na yung end ng season natin. Oh. Season 1. And I would say, goods men eh. No? Oh, we consistent, had a good run. Consistent naman. Oh? Sarap, sarap din. Sarap maging ano, ang sarap na productive. Mismo, may ginagawa tayo. Lalo na kung may mga mental shit tayo, man. Oh, yung mga dumadaan tayo sa napakagulo yung isip natin. Yun yung ano eh, yun yung parang medicine natin dyan. Mismo. Maging busy. Mismo. Kailangan productivity yung panglaban sa mga demonyo sa isip natin. Hmm. No? Whew! Normal naman siya pag wala talagang ginagawa. Buryong ba? Yung kumbaga buryong ka. Tapos lalo na kung eh, malikot yung isip. Kasi nga, yung minsan na-overload ka ng creativity tapos wala kang malabasan, hindi mo magawa o ano man. Tangay na, yun, parang puputo ka talaga naman, man. Safe lang yung ganun. Cheers. Cheers tayo to. Shoutout sa mga artist dyan na ano, na nagpapaka-artist palalo. Napakahirap niyan, pero you are in the right path. You are in the right path. Basta... Hindi, hindi lang sa mga artists, sa mga ano din natin, sa mga independent business owners natin dyan, sa lahat, hustlers, kung ano man yung inaatupag nyo, kung ano man yung ginagawa nyo na nandun yung buong puso't kaluluwa nyo, we're with you guys, kasi ganun din kami ngayon. And, yun nga, I don't know who needs to hear this, pero nasa tamang landas kayo. Kailangan nyo lang ma-survive. Yun lang. You just need to keep on going. Ay, pare, may sinasabi si Sir Mervin. Ayan, sabi ni Kuya Mervin, anxiety and depression wayo. Tulad ko, nawala airmats ko, pero andyan mga tropa Ibet, Emil, Shev, Ino, Renz, laban lang, pare. Yes. Ayun, shoutout niya kay Kuya Mervin. Puso, magandang gabi, Kuya Mervin. Magandang gabi sa inyo lahat. Solid dyan. Ay, ito din, sina, ano? Kian Santos, sabi niya, abot ko kayo. Abot ko kayo, sabi ni Kian. Ayun. Yes, man. Ano din eh, kasama kasi sa process talaga yun eh. Parang, parang ikakrampol ka. Oh, tapos, bubuuin ka ulit. Tapos ikakrampol ka ulit. Ganun yung nangyayari. Kasi mahulma na talaga. Oh. Oh, si Atred, siya nanonood. You know, hello. Hello, my love. Hello, my love. Ayun, so, payo ko din sa mga medyo... na ano dyan, na ano ba tawag dito, na naliligaw, eh, i-survive nyo, man. You have to. There's nothing else but to survive. Pero pag pagod, pwede naman mag-rest. Yun lang. Rest lang. Tapos kausap ng mga upwards, ganun, mga tropang nandyan, mga loved ones. Kung wala naman, eh, punta kayo dito every Thursday para, ano, para all good. Mismo. Arok namin kayong lahat. Pag may problema ka, lumabas ka ng bahay mo, man. Hanap ka ng bagong energy. Gagi, nagbulaan trip ako tulad. Dami ko nakasalubuha sa bus stations, pambiyahe ko. Tapos, alam mo yun, yung iba-iba. I mean, minsan masarap din talaga mapag-isa, pero wag yung susobra ka din dun na dark. Papunta ka sa darkness nun, kaya labas-labas din sa mga nakakulong pa rin dyan. Labas. Mag-trip kayo sa labas. I mean, mag... Ibang trip niya. Pwede din kayo mag-trip. Sa labas. Basta may mga kasama kayong mga marunong din magbantay ng trip. Oh, may mismo, mga trip-seater kayong... may mga nurse. May mga trip-seater kayong may intindihan talaga. Kung medyo tumindi-tindi yung mga visuals mo, man, no? Oh, mismo. Eh, sabi ni Paring Stan, last na, ano ang maipapayo sa mga tropa natin na negative ang pumapasok dahil sa emosyon? Ako muna. Okay, sige. Huwag uminom. Oh, shit. Huwag uminom, pare. Okay. No, huwag uminom, Stan. Huwag kang shashat pag ganyan ang galawan. Tamaan ako dun. Hindi, lahat tayo, man. legit yun, man. Pero ako naranasan kung di ako sumat, di ako lasing. Kinwestiyon ko na yung amats ko. Safe. Hindi ko siya, ano... Ako naman, ang maipapayo ko sa mga tropa na negative ang pumapasok sa isip dahil sa emosyon, ano yan, pag nasasaktan ka, damahin mo, umiyak ka,
wag ka lang magwawala. Huwag ka mambubugbog. Huwag ka mambubugbog. Ano lang, damahin, damahin. Umiyak kung kailangan umiyak. Kahit tatlong araw yan na umiiyak ka. Pero si Shero yung nagsabi nito sa akin. Eh. Oo. Yung hurt is meant to be felt. Pain is meant to be felt. Di mo pwedeng isang tabi yung pain. Mismo. Kailangan mo talagang damahin. Tapos, pag dinama mo na, labas ka na. Hanap ka na ng banat mo. Mismo. Magpaka-busy. Yun lang naman yun eh. Maging busy ka. Kung ano man yung... Kung ano man yung... nagpapaikot ng puwet mo. Yun yung gawin mo, man. Kung ano yung alam mo magpapabusy sa'yo. Eh, sabi ni Kuya Mervin, in short, Wayo, ilabas mo kahit saan paraan. Hindi, syempre. Hindi naman sa kahit saan paraan. Basta, hindi ka mahahassle. Hindi ka mahahassle o hindi ka mahahassle. Ganun. Ako, swerte lang talaga ako na kahit nakahassle na ako, andun pa rin. Andun pa rin. Kayo, aking girlfriend, andun. Everybody, may family talaga akong nalalapitan. Kahit hindi ko kadugo. So, doon ako mayaman ngayon. Padating pa lang ako doon eh. Papunta pa lang kasi ako doon sa financial... Tayo, papunta pa lang tayo doon eh. Huh? Sa financial... Ano? Pare, nandun na tayo. Nandun na ba tayo? Shit. Eh di sana hindi na sila nagpapadala ng GCash, man. Hindi naman na sila... Nagpapadala ba sila ng GCash? Man, may mga nagpapadala. Oh, dudes! Nagpapadala pa kayo ng GCash. Biro lang yung sinabi ko. Wala pa kami doon. Kaso pare, yung GCash natin... Pangal. Ayan, sabi mali ni, yung number natin sa GCash. Ay, oo nga. Iba na tumatanggap ng GCash. Si Boss Peps. Ikaw na magbago. Ade, hindi ko kayang baguhin yan. Iba to eh. Jung, pasuyo naman, Jung. Ayan, sabi ni Mervin, I mean, iiyak, mag-solo. Ano sabi? Hindi ko na makita yung ano. Number ni Stan pala yung nandun. Ah, shit. Kaya pala tamang ano ka, ha? Nakatanggap ka pala ng GCash kayo na. Biro lang. Safe lang. Ayan. All good. Basta, Stan, alam mo na. Ayan, si Boss Pep sabi. Ayan, si Boss Pep. Sir Ino, tanong lang. Paano po ba alisin yung... Mannerism. Na-shish. Hindi mo na maalis yan, Boss Pep. Hindi naman siya mannerism eh. Ano lang siya eh. Hindi, nakatatak na yun. Parang, goods. Oh. Ano siya eh. Humor natin eh. Parang tangin na, ako hindi ko naman siya, pag ibang kasama ko, hindi ko naman siya ginagawa. Alam ko, nag-show para matawa lahat, parang ganun. Tapos kayo din, nakakatawa din naman. Hindi naman kami konyo. Pero napalitan na nga siya ng ano. Woods! Dahil dyan sa Bulacan, leche yung Bulacan niya, ang daming. Yung Eka, minsan nagkukwento ko, may Eka na rin ako eh. Eka. Si Baldo, grabe. Eka kako. No, man. Eka, ano eh. Eka kako kamo. Eh, sila Putek, shout kay Putek. Binili niya yung ano ko, yung nag-cancel. May nag-cancel ang t-shirt, which is okay lang naman yun. Safe lang yun mag-cancel. Pero wag lang, last minute, please lang. Pagbibili kayo ng merch, please. Kawawa kami. Pero maganda nga yung, ito pare, maganda yung pinag-uusapan natin, yung mga hirap, yes, yung mga pinagdadaanan ng mga katulad nating mga creative motherfuckers ba? Oo. And kasi ang guest natin tonight, alam ko kasi nag-release sila ng documentary nila eh. Oo, oh, sila right? Berto. No? Yun, so itatakal natin yun. Yes mo. Ito si Mervin, may sinasabi. Ay, sabi ni Mervin. Why I suggest, single ako ngayon eh, pwede ba ako mag-jackol lagi? Tangina mo. Pwede! Tartado. Oh, Kaso pare, yung sobrang pagja-jackol daw, nakakababa ng testosterone yun. So, mas lalo ka lang ata malulugmok. Ah, fuck. Tama yeah, ba? Ewan ko, ganun yung pagkakaintindi ko dun eh. I'm a wank. I'm a wank. Yun ang bayo. De, pero sige, gusto mo talaga mag-jowl pare. Oh. Do it, man. Pero hindi single lang. Pero wag lagi, man. Wag lagi. Mahirap yung laging jowl, man. Mismo. Exercise din. Mag-bike-bike, ganun. Gagi, medyo iusog na natin yung mesa. Bakit? Tapos usog ka dito, bagya. Yan. Ayan, sabi ni Stan, oh, walang perpekto pero pag tayo inabot ng negative emotions, ano ang dapat gawin para sa inyo? Ikaw. Huwag uminom.
ulit. Mahirap. Mag-smoke ka ng Yossi. Yan. Smoke ka ng Yossi. Siguro ano din. Paano ba? Pag tayo inabot ng negative emotions, ano ang dapat gawin para sa inyo? Well, mga labit talaga. Ako ang ginagawa ko, men, lumalapit ako sa inyo, kinakausap ko si Regina. Mga labit. Minsan talaga. Nga kayo yung napuputukan ko ng ano ko eh, mga bad trip ko eh. Pero yun nga, kung meron man kayong kilalang tao o mga tao na hindi kayo i-judge pagdating sa mga ganun na bagay, doon kayo lumapit. Oo, mismo. Doon kayo lumapit. Kasi ako, blessed lang talaga ako doon sa aspeto na yun. Marami akong nalalapitan. Yun yung malupit doon. So, kung wala naman ikaw malapitan, pumunta ka sa beer house. Arkila ka, 5H ka. Magkano ba? Ladies drink. Kung may pera ka, pang beer house. Kung may, kaso kung wala ako, pera. Hindi, ako kasi single, kaya may karapatan ako magsalita ng ganung bagay. So, okay. Ako, kung bisyo talaga yung beer house, ako yung mga audits ko kaso na... Kaso upos pera mo dun, pare. Then, kaya ako, men, yung aspeto na yun, naiintindihan ko yung mga audits ko na kaya sila nagbe-beer house kasi sobrang busy na nila buhayin yung pamilya nila. Wala na silang TikTok, parang ganun. Yun yung TikTok nila, tutol. Okay, parang ganun. Okay. Sa era nila, yun yung TikTok nila. Buti nila. Ayun, narinig nyo na from the expert right here. Pero yun nga, that is only kung may panggastos ka sa mga ganun. Pero si Kelvin, nilibre ako sa ganun. Mamaya, tanongin natin si na Boss Mambi tungkol sa mga ganun. Oo, yan. Mga biro... Ay, de, joke lang. Be, tipsy lang naman si Boss Mambi last time. Hindi naman siya lasing, tipsy lang naman siya nun. De, joke lang. De, ayun nga, so... Basta, kung ano man... Dapat makahanap ka talaga ng hobby, men. Yun talaga yung remedyos dun sa sa mga ganun na bagay. May hobby ka, may pagkakabisihan ka. At may mga taong mag-iintindi sa'yo. Oo, mismo. Okay. Gina. Dahil sa ito yung usapan natin tungkol sa persistence on keeping on. Gusto namin tawagin ang ating guest for tonight. Yan. Palakpaano natin si Berto ng Sakit 7. Si parin Berto ng Sakit 7. Oh my fucking kill! Motivation! Ano pare? Good evening. Sige, sunshine ka na pa. Shades ka. Pasensya ka na sa ilo. Kailangan mo talaga mag-shades. Kasi ganyan. Ganyan mo sobrang... Di parang pares nga kayo ng mata ni Berto. Ay, mga chinito. Ito pare. Ito chong ha. Wala kang headset. Wala mo nito. Pero sige, check ka nga pare. Check mo yung mic, chong. Sound check. Ayan. Paano ko ba matcha-check? Ayan, sige. Dinig ka naman namin. Paano ko matcha-check? Dinig ka naman namin. Para all good, good. Alright, sound check. Ganda ng kwentuhan namin nila, Madam Chef, dun sa labas. Bago niyo akong tawagin. Biglang na cut off. Maganda din kasi yung segue namin. Kasi pinag-uusapan namin yung persistence and will ng mga artists to keep on keeping on sa kanilang mga pero before we start off with that, pare, yung kasi may documentary kayo nilabas eh. Before we start off with that, batiin mo muna yung mga Batiin mo muna. Dyan. Shoutout mo yung gig nyo, tol. Okay, shoutout sa mga kabanda ko in behalf of Sakit 7. So, shoutout sa inyo, sa mga kaibigan ko, sa mga classmates ko. Nanonood yun, man. Family ko, ayun, I love you. Yun, good. Kamusta, pare? Balita. Okay naman. Busy ako lately sa hustle, business. So, ayun. That's good. Yung pinagkakabisihan kasi may pinag-iupunan kaming thing sa banda. Yun! Ano yun? Pwede ba natin i-share yun dito? Ipopost ko na lang. Surprise na lang. Ano lang? Okay. Kahit konting hint lang kung ano ba yan? Upgrade ng gamit tsaka Shit. So, yung luman yung gamit, ibibigay nyo sa Godzilla Burst Tokyo. Pwede. Yung orange sa cab, na cab, tsaka yung... Yung lane nila. Chang. Wait, kasi guys, na-testing ni Ino eh. Oo, solid. Okay. Napakaganda ng gamit nung... Sino ulit yung gitarista nyo? Si Drave. Setup yun na natutunan namin.
Galing, galing, galing. Cash yun, na-accept akong cash, Ino. Oo naman. Sabihan mo lang ako. Guys, you heard it. You heard it. Straight from him. Pero ito nga, no. Alright, so, magsisimula na tayo dito sa ating tanungan portion dito. Kasama natin si Berto. Maraming well, first of all, salamat pa. Welcome dito, Tol. Pinaunlakan mo kami dito, no? Oo, Cavite. Galing Cavite. Kanina lang ako na-notify. Nice. Eh, wala naman akong ginagawa. Tangina astig. So, salamat. Why not? Hindi naman kayo bago sa akin. Mismo, mismo. Hindi naman kayo bago sa amin. Good, mismo. Good, good. Di, tsaka si Berto, laging bitin yung party namin sa mga, panagkikita kami sa gig, di ba? Ano lang, yosi lang sa Ledgy, tapos shot ng on, uwi yan, laging ganyan nang, sabi ko lang ato tayo nagsama ng medyo ano yun, no? Matagal. Oo. Ako nakasama ko si Berto dun sa kotse nila, Boss Bam, nung nakarang ano. Ba't kayo nasa kotse? Ang ginagawa yung kotse. Nag-share ng business. Nag-share ng business. Okay, yes, okay. Yes, yes, yes. Safe meeting. Mahusay, maganda yung usap. So, ayun nga. So, ma-explain lang natin sa mga, baka may mga bago tayong viewers dyan eh. Ang Blood, Sweat, Tears, Vomit ay, yun yung mga categories natin dito sa mga usap o mga ano natin pang-interview natin dito. Yung blood, kung paano man nagsimula. Oh, tapos yung sweat, yung pagod. Oh, yung tears, yung mga challenges na pinagdaanan at yung vomit ay yung fucked up party tsaka yung party na goods. Oo, mismo, okay, mismo. Okay. Sa buhay man yan, no, amats. So ikaw na bahala kung ano i-share mo, pare. Kami dito lang magtatanong lang muna kami. Pero before we start off with Blood, Sweat, Tears, Vomit, gusto ko muna pag-usapan yung 15 years of persistence na doctor. Oh, oo nga pala. Na naka-upload. Full video ba yung naka-upload ngayon? Oo, full. May apat na episode siya. So this August, meron kaming ilalabas na fifth. Fifth siya. So okay. Naisip namin yun dahil pandemic. Oo. Every year kasi nagsiset kami ng anniversary gig. Mm. Sobrang special ng anniversary gig namin kasi it's charity, you know. Hindi, di naman. Ay, hindi ba? Hindi. Kumbaga parang naisip lang namin yun, nag-line up kami. Nag-start yun sa Freedom Bar, nung buhay pa yung Freedom Bar. Oh. So nag-line up lang kami ng mga tropang banda namin. Mm. Naalala ko noon, Letter Day Story. Wala pang Godzilla noon. Wala pa, wala namin pa. Kayo, ano? Oh, man. Di pa tayo nagkakakilala. What year was kaya this? Kaya nga tito kita eh. 40 ka na, di ba? Di ah, grabe ka naman. Pero what year was this? What year was this? Hindi ko na rin maalala. Okay. Basta so freedom bar pa. Freedom bar. Tapos ginagawa nyo na itong annual. Yes, yes. Okay. Oo, ano pangalan na ng... Wala kaming pangalan nun eh. Kaya lang sobrang special sa amin nun. Nag-isip lang kami magkakabanda kasi mahilig na kami mag-self-produce ng events. Okay. Diyan ng events talaga sa bar. Mm. Kasi real talk, dun lang kami nakakuha ng ano talaga, ng fund. Mm. Pag DIY yung atake na DIY, oo. Mismo. Kasi... hindi namin ina-expect ang daming umaattend. Mm-hmm. So nung nag-first anniv kami, yung Freedom Bar puno yung loob hanggang labas, hanggang baba. Nice. Ganun siya kapuno as in bukas. Saka grabe din kasi ano eh, grabe din yung mga supporters sa metal scene din, eh, 'di ba? Uh-huh. Kung paano, 'di ba, parang by the bulk sila umaatake. Hindi, kung makikita mo nga lang yung Vakin ngayon eh. Diba? Vakin ba yung basa doon? Oh, Vakin yun. Oh, okay. Kasi di ba, Nowitzki. Nowitzki. Vakin pala yun. Vakin. Paano ko natutunan yun? Mm. Dahil din sa banda ko. Kasi meron kaming nakilalang foreigner sa Cebu. It's German siya. German siya. Mm. It's Vakin, bro. Vakin siya. Nowitzki. Stig. Gayabang ako nga bukos yung mga trobo. Anong Vakin? Vakin yun, bro. Yun, so to continue. Yun nga, naging special siya kasi sobrang puno. Mm. Tapos tatlong beses na may nag-away doon sa venue. Tapos as in, hindi na magkasya yung tao. Saunabat talaga. Mm. Ina, no, tapos ginawa Freedom namin Bar na siyang every year. Year. Tapos itong documentary na 15 years of persistence, kailan siya sinimulan? Sinimulan siya nung pandemic. Mm. Okay. Before pandemic pala. Alright. Before pandemic, I'm sorry. Naisip kasi may mga sinusundan na kung mahilig ako sa documentaries din eh. Oh, kami din, actually, kami mismo. Actually, pagpatungkol sa banda or documentaries lahat, in general, okay? In general information, mahilig ako sa ganun, nanonood ako ng ganun.
Tapos at the same time, mahilig din ako sa banda. So naisip ko, bigla. Why not? Why not start your doc? Tinimbre ko sa mga kabanda ko. Good stuff. Nag-goods lahat. Tinimbre namin sa team namin, kasama nung si Neil okay. Sahel na camera guy namin. Ay, and ano din to? Ano to? Parang independent nyo din ginawa, right? Independent. Independent. Kami-kami lang. Tapos, si Neil. Ayun. Since pandemic, at least merong napapanood yung mga ano, yung followers, mga, yung mga kaibigan namin, tawag family, namin din, friends namin yun eh. Mismo. So, para may napapanood, para mas makilala kami lalo. Mismo. Good move. Ano yun yung ano namin eh, yung point out namin. Tapos nataon na nag-pandemic. Okay. Ang ganda ng feedback. Good. Pagbalik namin ng gig nitong pandemic, may bago. Tsaka nandun yung mga natagdagan yung ano namin. Nakasubaybay na sila sa inyo because of that documentary. Oo. Ang ganda ng feedback. So, ang ganda. Ngayon, naka-upload tong documentary niya sa YouTube. YouTube and Facebook. Facebook na Sakit 7. Check out nyo yun guys, yung ano nila. Sakit 7, yung pangalan ng page. 15 Years of Persistence yung documentary. Yeah. Alright, so, ayun, may pahapyaw na tayo tungkol sa documentary natin. Ito na. Blood. Sa blood. Let's start off with the first category ngayon. Simulan natin. Ang blood, pare, how you started. So, Beto, sa'yo muna bago yung Sakit 7. No? Ikaw. How'd you start off dito sa eksena? Metal ka na from the get-go. Ay, hindi. Listener ako ng ano eh. Ng since elementary, tape. Okay. Tape. Kasi ano yung mga, ano yung mga pinapakinggan mo dati? Cassette tape ko, Blink-182. Okay. Smashing Pumpkins sa kapatid ko, sa kuya ko. May mga Eraserheads. May Sepultura. Iba-iba. Yun yung, ewan ko ako kasi hindi ako masyado familiar kasi sa metal scene, no? Uh-huh. Pero kung ikukumpara ko yung Sakit 7 kasi parang Sepultura. Okay. Ganun yung dating sa akin eh. Okay. So dito mo hinugot yung doon? Hindi eh. Okay. Hindi. Kumbaga ano eh. On a band's perspective to, diba? Kung saan hinugot. Yeah. Ano, masasabi ko kung gusto lang naming gumalaw. Okay. So kailangan gumawa kami ng beat. Wild. Na mapapagalaw. Yeah, okay. Ganun. So, yun nga. So, coming from, yun nga yung listening to cassette tapes. Sa cassette 180. Tape ako nag-start talaga. Tapos, halong-halong. Anong grade mo nun? Six. Grade six. Blink-182. After World War II. After World War II daw, sabi ni Emilio. Hindi naman. Si Marcos pa yung presidente. Hindi naman. Brown pa yung uniform. Di, men, yung time na yun, yung ano, tapes. May tape ako ng ano nun. Incubus, Bad Burn, Sky Church. Heavy balance, ano yung galawan, no? Oo. Tape talaga. So, yung mga mabibili mo sa Odyssey, tsaka sa Tower Records, kung naabutan. Ako naman, mga chewing ko yung ganun. Oo. So, ngayon, yun yung pero cassette tape yun, ha? Cassette tape. Tapos ikot-ikot mo lang. Ballpen. Mahilig ako mag-sound trip since elementary. Yung, nung nag, ano ba tawag dito? Before Sakit 7, ano ka nun? Like, did you have a different band? Did you start off with a different band? Wala. Ano lang ako. Listener lang ako talaga. Gig-goer lang ako. Okay. Typical na gig-goer. Yung mga makikita mo nag-mumush. Eh, ano nag-push sa'yo? Tayo na, laki mong tao para mag-mosh din, no? Para mag... Mismo. Pero, paano ka nga na natulak into playing metal music na nasa band setup? Kasi ano eh, mahilig nga ako sa ano eh, sa Sky Church. Yung local. Okay. Lalo na yung maganda yung lyrics. Na hook ako sa ano, sa Diluvio. Diluvio. Okay. Ng Sky Church. Legit. Sa tape pa yun. Tapos, sobrang nagalingan ako sa Sky Church kasi may kita mo dun, producer nila si ano, Charo Santos. Nang maalaala mo kaya. Seryoso ba? Oo. Research nyo, men. Nandun, no? Seryoso? Sa credits. Ah, okay. So, dun, parang bigla akong, parang naisip ko lang na sa ganung music, pwede mo mag ano ng boundaries. Like,
Babasagin talaga. Babasagin mo yung boundaries. Kasi imagine mo, Charo Santos. Diba? Bagay yun. So, parang, parang nagalingan na. Mm. Grabe ah. Usually, pare, thanks, boss, Mambi. Salamat, Mambi. Uy, gagi. Yun. Thanks, Jung. Tangin na. Maraming salamat sa New York Fries. Thank you, Jung. So, yun. So, isa yun. Tapos, na-addict ako, Oasis, Slipknot, yun. Na-addict ako dun sa mga music na yun. Mm. Particularly na sa banda yun. Yun. Galing ng Oasis, eh. Trip mo Oasis? Yeah, of course, man. Of course. Idol ko si Liam Gallagher. Oo, Liam Gallagher din ako. Rockstar talaga. Puta nga, dapat ako nung concert nila. Wembley? Mismo. Dito. Ah, dito ba? Terrorist ano eh. Oo, oh, para sila si ano, para sila Slipknot eh. Oo, so, nagpa-reserve na akong ticket sa Oasis. Shit. College ako nun eh. Mm-hmm. So, parang, ayun nga pare, parang, itong mga, ikaw kasi nagsusulat ng lyrics, right? Uh-huh. For sure. Yes. Anong hugot mo naman pagdating sa, when as a songwriter? Mm-mm. Ano eh, kasi kung titignan, kung main motive namin dun sa lyrics namin is to motivate. Motivational metal? Pwede ba natin tawagin ito? motivational breakdowns. Hindi, yun. Oh. Tapos na-hook din ako sa bandang Hatebreed. Okay. Kasi dahil sa lyrics. Mm. Ano siya eh, siya, kabaligtaran siya eh, yung sinasabi nila dun. Yung pinaka-meaning ng lyrics nila, ano. Okay. Parang tunog siyang gibain, ganun. Pero yung ibig sabihin talaga niya, positive talaga. Hardcore, ganun talaga yung ano nila. So, ano ba ang genre ng sakit? Hardcore? Hindi ko rin alam eh. Pero kung ilalagay mo sa isang pedestal. Parang hardcore na ano eh. Metal okay. Hardcore. Metalcore na ano eh. Kasi may melodic. Na, ano metal eh, hardcore ganoon siguro. Okay. Hindi ko rin ma-distinguish yung sarili namin. Bahala na yung manonood sa amin. Oh, sila yun, na yung bahala mag- Pero hindi eh, hindi kasi talaga kahit Godzilla ganun. Parang oh. Trip namin na basagin yung culture ng purist. Yung, hindi naman lahat, may mga purist na pag binasa ko jazz, babasagin mo yung mga purist ng jazz. Hindi mo pwedeng basagin 'yun. Kumbaga yung iba lang na ano ba? Sarap, malaglag, sorry. Oh, naiintindihan ko yun. I mean, okay lang maging purist, pero yung, alam mo yun, mambabasa. Kayo ba, may mga ganun ba kayong pinagdadaanan, like, may, lahat naman siguro may bashers, right? Oo. Kuha ka pa rin siya. Mm. Kayo may, for sure, may mga ganun kayo. Part of the game. Yes, yeah, it's part of the part game. Of the how do you handle that? Ano, mas mag-alala ka kung wala kang bashers. Mm. Walang may paki sa inyo. Ibig sabihin. Wala ka sa bilang. No, wala ka sa conversation ka. Parang no body ka. Pero kung mas mag-alala ka kung wala kang bashers nga. Oh, same. Doon lang namin siya tignan. Okay. Part right now game. Pare, ilan na yung mga release nyo ngayon? Like meron kaming recorded na 11 songs. That's one album. Yes. Okay. Tower of Doom, mix and master. Nice. Shish. Shish pare. Talaga. Yun ang shish, man. Tapos ongoing na kami sa second album. Yun yung Tower of Doom pa rin. Namin. Baka kailangan niya ng Roadie Bird. Bibilin mo nga yung ano eh. Yung 2x5 tsaka yung Roadie. Mag-Roadie ako sa inyo, yung sahod ko. Yung sahod ko yung orange na cab tsaka yung ano. Maganda mag-invest ng ito dami. Parin ba? Naman, may tinatanong si Stan ngayon. Yo, mga master, ano ba ang genre para sa inyo? Lalo na ngayon, halo-halo trip ng banda eh. Di gaya dati. Di ba daming purists? Ikaw nga, Ino, hindi ko nabasa. Paano nyo napagsama yung iba't ibang genre and nagagalawan at napapatunayan na ito yung tugtugan nyo? Hindi ko alam ano ba tanong ko. Talaga. Wala kami mouse. Talaga yun eh. Pero ano, ikaw pare, ano ba daw ang genre para sa'yo? Oo. Pare. Ay, sorry. Ako pala. Nagbasa ako ng message. Ikaw. Safe lang. Ayun. Okay. Ano daw para sa yung genre? Kasi halo-halo na nga yung ano ngayon, yung stuff ngayon. Oh, tsaka ikaw, hindi mo... Nadidistinct yung mismo. Mismo. Totoo yun. Kasi alam mo kung bakit. Bakit? Ang daming lumalabas kasi na bago.
Paggaling ng paggaling yung mga tao. Kaya may mga lumalabas na bago, may lumalabas din na bagong genre. Yun yung masasagot. Matatawag nyo ba? Ano ba kasi, men, at kayo mag-explain sa akin, ano yung difference ng new metal sa yung regular, I don't know what it's called, pero, di ba may new metal, right? Are you guys new metal? Hindi. No. Kasi ang, Godzilla pwede ako, pa. Sa mata ko kasi, ang new metal kasi sa akin, Deftones, Korn. Sa mata ko. New metal ang Slipknot, sa totoo lang. Mukha lang silang, pero new metal sila kasi may melodic bakit? Sila. Ayun kasi yung tawag nung panahon na yun. Okay. Tapos, pero yung mga mismong bandang yun, hindi sila. Aware na rin sila. Kumbaga, alam nila na hindi yun yung tawag sa music. Siguro nila. By popular pop culture. Ano siya eh? Pop culture siya na... Grupo na magsasabi na ito may presyo to. Parang ganun lang din. Parang mainstream. O sa mainstream na usapan. Ay, new metal. Sila yung mga magkakabatch. Mag-i-spread na yun. Doon ko siya tinitignan. Speaking of mainstream, pare. How is it with you guys? Kayo yung mga metalheads, man. Kayo yung mga nagtataguyod ng metal scene ngayon eh. Anong masasabi nyo na like, would you go mainstream? What is mainstream for you guys? Mainstream yung lalabas ka sa TV. Okay. Yun. Ikaw, as would in, you? Mainstream na ano. Would you like that for Socket 7? May chance siguro. Kasi para makita nila na may ganito palang tugtugan. Alam mo, natuwa ako last time sa TV Patrol. Binilita nila yung Vaken, man. Vaken na. Eh, mismo, diba? Diba, man, astig yun, man. Tapos, finiture nila, nagsabi sila ng banda, ganun. Astig. Kasi, huling beses ko napanood sa balita yung pag-gigig. Last time yung sinabi si Jack Pilpilata, yun yung taba ko daw yung, di umano, may nag-marijuana sa stage. Sa isang stage na sikat, natugtugan ng mga rakista. Tapos yung interview, di eka ng nasisi, taba ko daw. Parang ganun, diba? Tapos parang, ano, bullshit. May ume-ednis. Inasabi ko, katarantaduhan itong mga putang inan to. Pero yung sa TV Patrol, yung Vaken na bro, hindi siya, fuck you yung mga... Pero ngayon ko lang din na, gigets, nga, kasi Volkswagen, di ba? Volkswagen, yeah. Di ba? Pag W, tas German yung ano. V. Vaken. Okay. V for victory. Hard. Sa kanila yung W, double V. Hindi W yan, hindi naman ano yan eh. Double V yan. Vaken. Shoutout pala sa mga tropa ko, kay Marvin, kay Kai, kay Bam. Yeah! Yun! Hindi ata ako narinig. O, shoutout Boss Marvin ulit. Bam. Yun nga. That's at the same time, Brad, maganda rin na, ay, meron pala silang nakitang artist na ganito. Kasi alam mo di kung bakit? Kailangan, eh. Kailangan dito sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Nahuhuli yung Pilipinas. Saan? Sa US. Di ba sa Western countries, di ba? Yeah. Gets mo? Wala tayo masyadong, ano ba tawag dito? Support from... Pag hindi, kasi ngayon pare, ako ha, para sa akin, ang nauusong tunugan ngayon yung parang, sinasabi ko to na wala akong issue sa mga bandang to ha, pero ang nauusong tunugan is yung sa mga Ben, ganun. And sila yun. Good for them. Oo, good. Dahil, pero pinaka-extreme na nangyari ngayon sa music industry. Kahit walang kakwento, I mean dati pa naman siya nangyari, pero ngayon mas malala. Kasi kahit wala siyang kakwento-kwenta, kaya nang gawin siya sa true online, yung Spotify, magpe-play ng 1,000 na phone, magiging number 1 na bukas, yung mga ganung stuff. So kahit ko lang kakwenta-kwenta, nare-recognize siya, tapos yung mga bulol lang yung utak sa music, wala silang... Well, doon naman sa aspeto niyan, at least meron tayong mga platform na katulad nito. Oh, yung pinaghihirapan talaga na... Blood, Sweat. Yan. Siyempre, nandun yung mga mas senyores like Rakista Radio, yan, oh. Kaya Radio, you know. Meron tayong mga platforms na sumusuporta na rin sa mga ika nga na hindi nadidinig. Mismo. No? Nasagot ba namin yung tanong ni Boss Stan? Nasagot ba namin? Sabi niya, kaso... suporta sa OPM, kahit anong genre pa yan. Nasagot naman natin. Nasagot mo. Alright, so Stan, thank you for asking that question. Yeah, yeah. Ito, sabi ni Melbert Tol, dito sa Doe. Oo.
Shout out from Jensan. Oh, shout out sa mga tiga Jensan. Mga Bisaya dia, mayong gabi, mga palaiot, nakukugutin. Ayan, so magandang segue to papunta sa sweat. Sa sweat. Kasi kung yun nga, Pambert, ang sweat kasi is what Socket 7 and what you do to keep on going. Mm-mm. Ika mo nga, nag-start kayo ng documentary because dahil sa pandemic. Oh. Diba? And you wanted everybody to have something to hold on to kahit pandemic nung mga panahon na yun. Oh, mismo. Ito pare, what do you guys do to keep on going? Dahil sa crowd. Okay. Dahil sa mga ano, naniniwala. Naniniwala. Okay. Dahil sa anila. Pero paano nyo na ano yun, men? Paano nyo na accumulate yung ganun na following? Hindi rin namin alam eh, sa totoo lang. Okay. Hindi rin namin alam, hindi namin hiningi. Oo. Na from the very beginning or dumating sa point na kailangan marami kaming crowd, kailangan nagkakagawa. Basta ginagawa nyo lang yung gusto nyo. Ginagawa lang, parang kaming kabayo eh, na ganun. Oh, nakatapalo doon. Na we're just doing our shit. Kasi yung parang kada gig namin, mindset namin, kailangan, well, parang kalaban namin yung sarili namin eh. May kailangan tumatak, parang ganun. Hindi naman sa ganun, okay. Pero kailangan mas maganda yung performance namin ngayon. From the last. Okay. Ay gago, tangin mo. Maganda yun. Ganun. That's a... Ako, pengi nga sa... Yeah. Yung mindset. Yung mindset good namin. Pag may kasabay man kaming banda or artist, nice, may kasabay tayong katulad nila. Hindi kami yung competition na. Oo, mismo. Pero hindi naman din na iwasan may yung... Eh, may ganun eh. Yung sulugan, diba pare? Oo. Yung parang... Next kami sa inyo, mas pag nasa part of the game. Oh, yun nga, part of the game yun. Pag nasa stage ka, parang putang ina, amin to. This is our hour. Ang dami naming na-experience ganun na... Minsan... sinisigawan ako dito. Yung mga intimidate. Ah, nag-intimidate. Really? Anong mga sinisigawan? Like, paano? Giba! Ganun na ako. Ganun ako talaga dito na patama. So, okay. Tas, eh, how do you handle that? Wala lang. Parang kami. Tumugtog lang dito, kami dito. Labas dito. Ganun. Tumugtog lang kami dito. Para lang. Kasi kalaban nga namin sarili. Pero ako napanood, ilang beses ko na rin kayo napapanood yung mga set nyo, man. Wild talaga din yung mga OATs. Eh. Oo, man. Since day one na napanood ko sila, di pa ano yung Salve Days pa yung nakasabay sila one time. Nakita ko na talaga sa... Gano'n na ba katagal yung Socket 7, man? 40 years na. 16 years. 16. 40 years. Life begins at 40. Life legit, legit. Hindi, pero sa ngayon, kailangan ko na simulan yung buhay niya. Pero ayun nga, so... ito nga, speaking of yung mga avid fans. Hindi namin hiningi. Bigla na lang dumating. Bigla na lang dumating na I mean I would say deserve nyo naman kasi nakita ko how you guys play live, so bow down ako sa ganun, man. Tsaka yung lyrics din nila kasi yung bato sakto dun sa mga madalas tungkol saan yung lyrics ano, uplifting. Uplift Christian stuff? Hindi naman. Basta uplifting. Alright, okay. More on uplifting talaga kami. Okay. Kasi na, and that's the hardcore part. Oh, yeah, yun yung hardcore part. Kasi alam ko, ganun yung mga hardcore, belief right? Nila. Isa yun sa mga, ano nila, like, so, nila lifestyle. Na rin yung mga influences namin eh. Kami magkakaban. How do you guys get together, yung Socket 7? Oo nga. Bukod sa mag-iossi sa ilinggiling. Mahilig kami mag-travel. Kala ko mag-travel! Alam mo, travel. Light ha. Marami kaming nagiging kaibigan sa travel. Oo, gabi. Kahit tayo, di ba? Di ba, alam mo yun, tangina. Ako, pag mag-aasama tayo sa isang gig, shit, ito, goods. Alam mo yun, may kasayawan ka sa isang diskuan. Parang ganun yung pakaramdam. Kasi di talaga, kami ah, bilang banda, hindi namin kada gig may competition na magaganap. Sa iba, sa Battle of the Band. Which is galing din kami dun. Nagkipag-Battle of the Band kami, nagbabayad kami ng registration. Hindi kami nag-expect na manalo kasi gusto lang namin tumugtog. Mismo. Gusto nyo yung competition dun, Battle of the Band. Mismo. Pero kami, kalaban pa rin. Sa mga court. Sa mga court. Sa mga elementary school, high school. Mismo. Pero kahit nasa Battle of the Band kami, kahit nung nag-Red Doors Music laban kami, nag-finals kasi kami neto eh. Kalaban pa rin namin sarili namin. Hindi nyo tinatanaw yung mga kapwa nyong nagbabanda na competition, kundi yung mga sarili nyo. Na kailangan. Okay. Pakbakan talaga. Di ba, last time sinabi ni Kuy Mil, paano sabi niya,
wala kami dito para makipagpagalingan, sabi ni Emil. Oh, lagi niya sinasabi yun. Kasi nga, madalas man, magkikita pa lang kayo. Ako pala ano ko eh, pag alam ko may titingin sa akin. Pipiliting kong pansinin siya kung saan kahit anong way kasi tumingin siya sa akin. Ganun. Kasi ito yun eh, saan ba ako galing eh? Listener lang rin naman ako. Oo, mismo. Pero ngayon, hindi listener. Na pare, parang nag-evolve ka. Ito yung sakit sa mo ngayon. Pare, pero ganun pa rin, nanonood pa rin ako ng gig. Hindi nawawala yung, yung galing. Pagka-geek mo sa eksena. Oo, oh, like... Geek in a good way, no? Oh. How you geek out with yun nga, yung kapwa mong banda na parang kung maganda yung tugtog nito, tangina, I'll sit here, I'll watch them. Ganun yun. Oo, oh, ganun. Ganun lang naman eh. So, yun nga. So, yun nga. Ha, you guys got together dahil sa travel? Tama ba? Oo, oh, madala. Saka sa eksena, right? Na-meet mo. Pero magkakalapit kasi kami sa Cavite. Ah, eh pero yun nga, ano yung pinaka nakakapagod sa Sakit 7 para sa ano yung pinagpapawisan ngayon mo talaga? Oh, ngayon or dati? From day one hanggang ngayon, ano yung struggle? Ano? Struggle? Yeah. Pera talaga, pera. Oh. I hear that. Pera talaga din. Lalo na sa mga genre namin. Oh, mismo, diba? Mismo. Totoo, di ba? Sa genre namin. Gusto pare para sa mga nanonood sa atin ngayon. Gusto sana ma-expound mo pa 'yan. Anong yung genre namin kasi parang ano eh, like hindi siya friendly sa ears. Okay. Hindi siya friendly sa ears, like hindi siya mabenta. So therefore hindi siya pangkalahatan. Pangkalahatan eh. Then, may tao lang natatanggap. Oh, may specific lang na mga. Pero pare, paano 'yun, 'di ba? Ang dami kasi nanonood sa inyo, dami nagmo-mosh. Pero you guys don't earn that much from that financially. Oh, hindi. Oh. That's why you guys have your own hustle. Ma-hustlin yung mga kanya-kanya, right? Kaya nga gumagawa kami ng sarili namin. Kasi nandun. Andun talaga yung... Well, ganun din ginagawa ng ibang artist. Gumagawa rin ng sarili. Ayun yung... Ito, isang magandang game yun. Manapaagandang game. Putang inan yung lahat, ha? Napaagandang game. Naririnig ko na. Game yun. Ito ha, you are hearing it firsthand, guys. Mula sa mga tao talaga na nag-DIY lang mismo. Para maituloy, maitaguyod yung mga passions nila. Legit, tuloy so, lang. Kaya, ayun nga, kami, kasi pinag-uusapan namin ni Ino to kanina. What artists should do kahit alam nga naman tayo negative, talaga tayong pera dito eh. O di kung wala kang ano, gumawa kung wala ang gig, gumawa ng sarili mo. Mismo. Kaya rin kami gumagawa ng ano, anniversary gig prod kasi gusto namin makasama yung mga taong gusto kami makasama mismo. Yun. Yung kinakater nyo yung mga tao talagang nagmamahal sa mismo. Pinaghihirapan nyo. Kasi actually nung pandemic naglabas kami ng gig, yeah, ang daming nagpa-reserve ng ticket sa amin, like na-overwhelm kami na itangin, ang daming nagpa-reserve ng ticket. Ano ba yun? Natuloy yan? Oo, natuloy. Hindi namin hindi pwedeng hindi tuloy yun. Good. So dun pa lang. Alam mo, so doon nga, sa pag magsi-self-produce ka, okay yung nakukuha. Yung nakukuha namin, sinisave up, then kaya nakapag-record namin Tower of Doom, 11 songs. Eh, medyo extensive din doon. Pinondo nyo talaga siya, no? Tapos yun, gamit. Kita mo naman, di ba? Oo, oh, solid. So, salamat, Berto. Kailan niyo ba dadalhin sa bahay yun? Inarbor. Pinaghirapan niyo para. Cash. De, pero ayun nga. So guys, ganun lang din. Magandang game yun. Mag-self-produce. Oo, oh, guys. Self-produce. Independent na galaw talaga. Mas ano din siya, mas fulfilling din kasi siya, man. Actually, kasama yung mga banda. Man, sa totoo lang, Godzilla versus Tokyo, ganun ang game namin din ngayon. Pag may TF kami na alam namin sobra-sobra, tapos di namin ini-expect na ganun yung ano. Sinisave namin para ng 420 movement sa may liwa. Kalahati nun, man. Binato namin sa pang-record. So, easy na kami, bad. Nakasked na yung recording na namin. So, safe siya. Malaking bagay siya. Hindi tulad dati na, alam mo yun, yung pag talagang walang-wala, tayo na kailangan magtrabaho para makapag-record, ganun. So, sa family mo, man, tanggap naman nila for sure. Ngayon, di ba, na ano, how that start off? Siyempre, yung mga dati, hindi nila... Walang alam, hindi alam. At tumatakas ka lang, ganun? Oo, hindi alam. Para tumugtog. Hindi alam.
Di wala naman ng problema sa parents ko tsaka sa kapatid ko. Like, okay. Hindi naman ako ano, sakit sa ulo sa kanila. Okay. Kasi siyempre, tumutulong ka din sa... Oo, okay. Siyempre, dapat. Ayun naman yun eh. Kung gusto nyo ipag ituloy yung mga passions nyo, basta make sure na nabibigay nyo pa rin yung partida nyo sa mga kailangan bigyan ng partida. Hindi ka sakit sa ulo. Yun, mismo pare, mismo. Thanks, man. You know, thank you, Jung. Joseph, ay hindi pa nag-Joseph Berto. Alright, so magandang segue din to ulit papunta sa tears, man. Oh, eto na, paiyakin na si Berto. Touching stuff, man. Kasi our listeners need to hear that also from us, pare, na hindi tayo, eh, kayo pare, tayo na sakit 7, mabibigat, tumutugtog, alam mo yun, maingay. Mm. And, pero people don't see that part, yung what's behind the curtain, yung mga pinagdaan ng mga challenges. Kung ano man yung pwede mong i-share ngayon para marinig ng mga taga-subaybay natin. Ano yun? Pinaka-nair, ano talaga? Mga challenges. Nadapa eh. Talaga na po. Personal man or sa banda? Band related, no? Oo. Music related. So, it kung sa'yo man or sa banda, sige, ikaw bala. Hindi, kasi siguro challenges na pwede kong ma-share yung pagre-record namin sa Tower of Doom kasi ang tagal eh. Okay. Ang tagal kasi wala naman kaming pe. Oo, mahal. Mahal, men. 6 digits. Oh, shit. 6 digits talaga. Like, ilang bangkan pa? 11. Oo, umabot ng 6 digits talaga. Now, ang challenge dun, paano ka makakapag-record sa gusto mong quality recording studio? Kasi wala ka namang pera. Okay. Oh. Kaya doon namin naisip mag-self-produce. Paprod, shows, merch. Na ano naman na naitaguyod. Na ano naman napapamatay collapse naman. Pamatay collapse ng mga naitawid. Naitawid. Kaya nakapag-record kami kasi as an artist kung ano talaga gusto mo yung best quality ni, 'di ba? Mismo. Yung kung magre-record ka. Kung pang-album, syempre album, iba sa atin ang ibig sabihin ng album. Mismo. Ano na natin yun, man? Medal na natin sa buhay yun. Ano? Masterpiece. Mismo, masterpiece. So, tsaka ang good thing kasi sa kami magkakabanda, nagtutulungan naman kami. That's good. Tutulungan kami, which is ang laking parte. Ang laking part. So yun yung may share ko kasi ang hirap pag... budget eh, record, pero music talaga. Video. Yeah. Kung gusto mo ng quality music video, six na, naglabas digits. Na, naglabas pa nga kayo ng docu. Right? Oo, so, nag-docu pa kayo. So, kailangan mo ng budget. Kailangan mo ng panggalaw. So, para magkaroon ka ng panggalaw, discount. Hassle. Merch. Grind. No? Shows. Kaya sobrang na-appreciate namin yung mga nagbabayad ng entrance. May mga artist na nagbabayad ng entrance pag wag na, nagbabayad. Ay, puta. Yun kasi, yung... ano, dama din nila yung hirap nun. Eh. Oo. Kaya sila... Oh. Sorry, Bert, ha? Bakit? Ba't ka nagsasorry? Sa mga shows nila nyo. Duman sa CR, duman sa CR. Gago. Gago. Hindi kasi ako nagbabayad sa mga. Pero ayun, so shout out sa lahat ng mga nagbabayad ng entrance dyan. Hindi nyo alam kung gaano kayo nakakatulong talaga sa movement. Laking tulong nun. Laking tulong sa mga independent artists. Hindi rin natin masisi yung mga fan na talagang tangina. Wala talaga sir, gusto ko kayo mapanood kaya nag-gate crush sila parang ganun. Pero kumare, dumiskarte kayo kasi naghihirap din yung yung tulong nun sa artist. Hindi lang sa banda, sa organizer din mismo. Ito pare, before kayo maglabas ng album, before nagbi-business ka na rin eh. Oh, diskarte. Oh. Ako, I heard from Boss Bam, man. Uh-uh. Pwedeng i-share dito. Uh-uh. Nag-resell ka din ng Kush shirts, no? From Kushko. So, yun eh. Nakakahanap lagi tayo ng para opportunities to earn more money to surface yung mga pinaghihirapan natin, mga passions natin. And yun yung ginawa mo nun, right? Mahilig ako sa damit kasi. Okay, okay. That's why. Do you have your own clothing brand? Wala. Bakit? Ba't di mo pa simulan? Busy pa eh. May mga andami kong ginagawa din ngayon. Okay. Pero damit,
damit related pa rin siya. Okay. Okay. Damit related pa rin. Pero parang ano eh, may maabangan ba sila itong mga Meron. Okay. Ipo-post ko soon sa personal account ko. Will this be like a separate brand? Separate entity to. Okay. Okay. Separate business pero patuloy pa rin yung merch ng Socket 7, okay? Oo. Okay. Kasi nandun kami nagpa-fund. Kailangan namin mag-fund for bigger projects kasi okay. Yung ano eh, yung tina-target namin bigger projects, bigger music video. Yeah. Gusto naming mag-ano one step ahead. Okay. Kasi kailangan eh. Iyon naman talaga yung tamang kailangan. Mindset diyan, man. One yeah. step ahead. Of course, of course. Hindi kung pwede sa nga ibang four artist steps ahead. Sa inyo lang namin. To. Sa inyo 'yun. Yeah. Oo. One step ahead. That's saka yung namamanifest naman din talaga. Oo, naniniwala ako ron. Di ba? Yung pagtugtog namin ng pal. Same. Law of attraction yun. Gagi, alam mo ba? Yung God Silver's Talk, ma-share ko lang guys. Kami ni Kuya Emil, bago pa uminga yun, pinag-uusapan namin siya sa garahe. Ito, high school pa lang ata ako nun, man. Sabi ko, gagi, pulp summers lang. Di masama, ganyan. Tangi naman, nakapag-pulp kami, tol. Ito yung twist sa pangarap ko, man. Pangarap namin. Hindi mo nakatugtog ng pulp summers lang. Bakit? Kasi family stuff din naman. So, okay. Same day kasi flight namin papalawan. Tapos, Pulp Summer's Love. Eh, ako, pag di ako sumama dun, makamawalan ako ng pamilya, parang gano'n. So, pero di ba yung manifest, tsaka kasi ibang bagay din, ito yung management and shit, recording, makapag-produce ka ng kanta, lahat. Mismo. Legit eh, pag binamanifest mo, kaya ikaw dun, solid. Kaya ganyan, congrats. Ako, hangang-hanga ako dun sa, yun nga, yung idea of putting out a documentary. Yeah. Pero, maganda yun. So we're expecting a volume 2 of the documentary, syempre. The episode 5 na. Oh, 5th episode na. Up until when ba yung magiging ano? Hanggang manawa kami. Okay. Oh, so by episode yun nilalabas. Kasi ang start ng ano namin, ng documentary namin, kailan kami nag-start hanggang sa nag-ano kami, nag-music laban kami. Okay. Kasi yung music laban what na yun, year was this? What year? 2019. Okay. Yun talaga yung original timeline nung docu namin. Tangina, parang huling buga yun, men. Kasi pandemic na yung sunod nun eh. Oo. mismo. Tapos noon, ano nangyari? Eh, maraming nang magagandang nangyari sa amin after, during and after pandemic. Yeah. Tuloy-tuloy yung docu namin ngayon. Goods, goods. Yun yung maganda dun. Mismo. Tuloy-tuloy siya. So, may content pa rin kami na ilalabas, which is ayun nga yun eh. Kailangan rin namin ituloy-tuloy kasi para dun sa mga hindi tao. Hindi pwedeng ma-stagnant, no? Hindi talaga pwede. Mismo. Kasi kung sinimulan mo na, dapat tuloy-tuloy na. Same. Tsaka para yun sa mga ano eh. Kaya nga ginawa namin yun para sa mga naniniwala sa amin eh. Yun yun. So, sarap ng French fries. Oh. 15 years of persistence, pare. Hmm. Siyempre, during that 15 years, may party life din siguro yung Socket 7, right? Oh naman. Lalo na pag nag-provincial tour kami. Ito na yan. Mag-segue na tayo sa pinaka-paboritong parte ng mga nanonood sa atin. At tayo din ako, paborito. You vomit. So, ikaw na lang. Mag-disclose ka na lang mga pwede nang i-disclose dito. And then, let's talk about that. So, 15 years kayo magkakabanda ng Socket 7. Mm-mm. Ano yung mga memorable na party? Pinakasagad. Both positive and negative. It's up to you. Whatever you want to share. Fucked on air. Ka ba or something? Let's go. Ano yung vomit nyo, pare? Basic lang sa amin. Nagiinom lang kami ng gin eh. Oh, pero gin. Nakainom ng gin, you know. Gin. Gin lang. Ano yung mga pinaka-memorable na gigs, pare? Oh. Memorable gigs. Dami. Sige, let's give your top three. Top three, pare. Tatlo. Ano tayo? Parang top three places. Top three places. Memorable talaga. Top three venues. Okay.
putang ina, ang dami. On the top of your head, man. Pero syempre, alam natin na lahat ng mga venues na tinugtugan nyo, memorable. Pero top 3 from your head. Save lang, nasa BSD. It's save, bro. De, pero yun nga, top 3, top 3. Sige, top 3 venues. Una siguro, ano, Pulp Summer Slam. Okay. Oo naman. Kasi, na, attendee lang ako ng Pulp noon, tapos ini-imagine sa no? Big stage, no? Iba yun. Ito yung maganda dun kasi sa Pulp, yung mga pinapainggan namin, nakasabay namin. Mismo. Na hindi tayo lumabas sa ibang bansa, no? Mismo. At ang pinaka gustong gusto namin dito, nanalo kami kasi ang daming naniniwala. Mismo. That's good. Because it's a voting. Pero actually doon kami naging mas tropa-tropa nila Berto nung time na yun. Yung sa Godzilla naman may voting. Voting tas parang Battle of the Bands yun. Weekly yun. Okay. Sipot ibang ba. Paramihan ng likes. Oh. Ah, okay. Sa amin kasi nung start pa lang nung announcement ng Pulp. Hinedsa pa na kayo. Merong, hindi. Ang nangyari nun, naglabas yung Pulp ng ano, who are sino yung gusto mong tumugtog para sa local band Pulp Summer Slam. We will select top 20. Mm-hmm. And okay. Pinost ko yung Socket 7, nasa top 3 kami. Kasi good. Pinost ko lang na nag-trip lang ako. Bang! Pumutok yung likes. Tapos top 3 kami. Behind kami nung ano, Kamikaze. Ah, okay. Nagulat kami magkakabanda. Tapos top 20 na yun, di ba? Mainstream underground na bands. Tapos nagkaroon ng ano yun eh, divided by two, parang that match. Hinate, That match. Lost Ridge yun eh, yung ano namin dun. Lost Ridge. Yung galing-galing nun. Ayun. Panalo kami kasi ang daming naniniwala sa amin. That's good. Alright, daming. So tas, shout out sa lahat ng mga naniniwala sa ano, after pa nung gig nung ano, nung Pulp, nung pinost namin yung kaisa-isang kanta namin na ano sa YouTube, ang daming comments, daming nag-i-inbox sa amin na, ayun, nakatulong daw yung kanta sa... Siyempre, nag-celebrate. Lyrics, sa lyrics. No. Nag-celebrate kayo niyan, man. Anong celebration ang gina... Gin! Wala nga kaming pera eh. Goods big. Goods yung gin. Goods yung... Shout out kay Maben. Ikaw, ay boss kay. Ikaw parang Berto. Gin ako, men. Huwag mo akong loko-lokoin lang. Joke lang. De, pag special location, de, pero, yung nga, revamp na alala ko, tagayan namin nila Berto, hindi Redros. Padaan-daan lang kasi kami nun, tapos atabs pa ako nun. Atabs rin naman ako nun, ah. Ha? Di ba 39 kami nun? Grabe na naman. Duro lang, de. Si Berto pare, ano yan? Kuya sa eksena yan, kuya sa eksena. Pero kaedad ko lang yan, 22. Pero ayun nga, so top 1 mo pa. Ay, pulp. Yung pangalawa, yung pangalawa. Pangalawa, Daet, Bicol. Okay, bakit? Just ko po. Bakit? 1 week before the event, hindi na naging ano, yung magkapatid, hindi sila pwede sa Daet. Sino magkapatid? Yung si... Yung dating gitarista nila, tsaka... Ah, okay. Natira, parang tatlo na lang kami, drummer ako, tsaka gitarista. Ah, okay. Buti na lang doon si Janjan. Shoutout kay Janjan. Shoutout kay Janjan. Tumutulong sa amin. Tropa yan, tropa tumutulong Rody, sa amin. Rody. Oo. Wala kaming ano. Pilay talaga, pilay. Yeah. Pilay, kasi school lang kami isang gitarista. Mm. Sabi ko kay Drave, si Janjan na lang mag-bass sa atin, sabi ko. Tapos kumuha kayo ng gitarista. Ah, shit. Bassist siya. Ah, bassist. On the spot. Ah, okay. On the spot. Parang ano, anong on banda yun? On the spot siya nag-ano. Anong banda yun? Nag-bass sa amin. Anong banda, Australiano na banda, anong mga surfer? Parkway Drive, pare, kasi yung road din na dati, men. Nag-vocal shot kasi may sakit yung vocalista, tapos parang di nag-work. Tapos mga ilang tour nila kasi nagkaka-fucked up na yung grupo. Mm. Yung road din nilang yun, men, sumama lang kasi walang trip sa buhay. Siya yung naging official basis ng Parkway merch Drive. Merch day lang nila yun. Oo, men, tagabantay ng merch lang nila, men. Ang kulit nung... Pilay kami nun. So, kung ikaw, ang banda nyo, wala kang bahista tsaka gitarista. Masakit sa tayo yun. Mag-motivate ka na eh. Obviously. Buti na lang, sumama si Jan. 4-piece kami. Tinuloy namin yung Bicol. Shoutout kay ano kay Shane ng Indigo. Oh, kay Shane. Bakit kamo? Kasi nung hindi na kami nag-expect. Crush ko yun eh. Si... Ay, este. Oh.
Shit, nawala na naman sa usapan. Pag ganun, kasi hindi na bago sa amin yung ganun eh. Yung kulang-kulang na yung members. Okay. Oh, sanay na, sanay na. Sanay na. Ang mahalaga ay itutuloy namin. Oh. Pero baliktad yung nangyari. Kasi, kompleto. Expect namin, may mali, maraming mali. Pero hindi. Pero hindi. Kamusta yung response sa inyo ng mga tiga-bicol nun? Tag-isa-isa kami pila yung nagpapapicture. Huge! Yung sound system, yung bar, nagpapicture din sa amin. Tapos, yun, ano eh. Kumbaga, tumatak kayo. Oh. Mismo, yun talaga. Mismo. Galing, galing. Artist. Tapos, ang ano dun, ang special kasi dun, hindi kami nag-expect na ganto ganyan. Oh. Basta bigay mo lang yung, hindi best. 100% eh. 111. Doble. Oh. Yun, siguro, pare, ito ha, base sa mga napapag-usapan natin, yun yung kagandahan ng nangyayari sa Socket 7. Yung streak nyo na hindi nyo naman ine-expect, pero na-exceed yung, di ba? Na-exceed. So, kasi yung feedback, nagulat din kami. Nag-isa-isa kami, pumila yung mga tao para magpapicture. I mean, sobrang galing nyo, men. Astig. Legit. First hand ko naman din nakikita yung mga live tugtugan, na tugtugan nyo. First hand ko nakikita. Na masasabi ko talaga na intense yung appreciation sa inyo ng mga followers nyo. Thank you. Ako, may sasabihin ako ha. Kupal ako, tol. Pagdating sa ano. Kupal talaga. Mabait ako, I mean, pero kupal ako. Hindi naman. Pero, ang Socket 7, tol. Mabait ka. Isa sila sa pinakamalinis na narinig ko since day one. Yung siyang, 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 siyang. Malinaw yung bass drum, lahat, yung gitara. Tapos, kahit ngayon, man, tapos, tangin na. Kaya nga nung nagamit ko yung gamit, yung orange cup, tsaka yung lane niya na, tangin na nabaliw ako. Siyagadang. So, parang, so with that being said, man, parang ano yun, deserve nyo nga. Oh. Deserve nyo naman talaga. So, di namin in-expect yun, pero yung feedback. That's good. Kaya mag-tour kami, babalik kami ng diet. Alright. So, pumarte ka na ba na ano? Narinig niya yan, ha? Pumarte ka na ng nakaubad. Di ba? I mean, si Drave. Si Drave nung nasa Boracay. Ayun. Drave 182 yung shoutout kay Drave. Kaya gitarista nila. Yun yung number 2. Yun yung number 2 best gig namin. Wait, kasi, so, Pulp, diet. Kasi yung diet na yun, akala namin magkukwit na kami nila Drave. Yun pala, meron pa pala kaming gas. Sa pagtugtog. Banda. Oo, parang ako, naisip ko na rin eh. Kasi kulang-kulang kayo nun. Oo. Pero nung time na yun, sarap pala, ano. Oo. Kaya the best, isa sa mga the best gig ko yun. Kasi, yun pala, may gas pa pala kami. Alright. Eh yung pangatlo. Pangatlo? Wala ba dyan susu ka ka gano'n? Negative yun. Wala ba yung nahilo ka atas? Ayan pare, may nagsasabi oh. Pa-shoutout daw. Oo, oh, baista namin yan si John Gilbert. Shoutout si John si Gilbert. Si Brooks. Yan, siya yun. Siya yung kinukwento ko. Alright. Sa nag-Bicol kami. Shout-out. Pangatlong best gig namin, natalo kami ng Music Laban Finals. Saan to? Malolos, excuse me. Malolos. Okay. Malolos. Yun, top 3 gig namin. Talo kami doon, pero best good gig. Best gig namin siya kasi nung na-announce na talo kami, kinausap kami ni Jamir Garcia. Okay. Mas masaya yung gagawin natin. Magtutur tayo. Ah, shit. No. The best price na yun, man. Ayun. So, mas matindi yung consolation wait. Yung tour na yan, anong vomit mo? Ikwento mo na, huwag ka na maya sa mic, tol. Okay lang yan. Walang vomit eh, kasi puro ano eh, huh? Pagod eh, dahil dahil may magkasunod na gig nun eh, like okay. Lagari, Friday, Saturday, sa slap. Okay. Tapos, pinaka-vomit doon yung pagod. Kasi di kami yung nagwawalwal talaga. Oh, okay. Oo nga pala, hardcore doon nga din. Ibang araw namin ginagawa yun eh. Iba yung celebration yun. For that. Oh, iba yung gig. Iba yung, Okay. So, there, sa tour, ayun. Tapos, makasama mo yung pinapainom. Kamusta naman yung naging experience? Dami naming natutunan. Sobrang dami. Sa stage lalo, no? Di lang. Sa lahat. Humility, discipline. Like, ayun. Package di lang Slapshot.
Okay. Yung mga taong nasa likod. So mas kahit hindi kayo nanalo ito sa third na nung sa Malolos, third best kamo. Oo, oh, talo kami noon. Talo kayo pero matindi yung consolation. Kasi oh. Ano eh, yun na yung last namin na sali ng music laban. Yeah. Na, kasi 10 years din kami sumali ng music laban. Okay. Seryoso? Oo, man. Kasi ang reason kung bakit kami sumasali ng music laban, para ma-experience din namin yung mga stage. Magandang gamit. Oo, oh, gamit. Man, ang dami ko rin upwards na ganun yung goal nila. Hindi yun para manalo or something. Hindi, kami kasi stage talaga namin yung sarili namin. Oh. Namin eh. Para iparinig yung music, parang yun yung goal. Parang ganito. Di ba? Yung iba kasing artist, sa totoo lang, ang ganun, inisip nila, competition. Pero kasi, hindi. Ah! Now, pero yung, magagaling solid mo lang. Yun yung music laban. Sa, tsaka yung karamihan ng mga tao kasi, hindi nila alam sa music laban, ang daming nakabukas na pinto. Oo. Oh. Kaya nasabi, pag natripan ka ng isang judge doon, pwede ka na kunin. Mismo. Kunin sa gig nila. Or mismo. Ang daming. Makita yung potential. Oh, yes, sir. Tsaka may build ka na doon eh. Pag tuntung mo pala, hindi ka naman sasali doon o hindi ka nila papapalaro noon sa finals kung wala silang nakitang oportunidad sa crowd mo sa music mo ganun. Kasi kung gumagana kayo, sakit 7 men, puta. Sabi ko na sa sila ilan lang sila sa mga narinig ko malinaw yung shagadang shagadang chang chang. Yung breakdown, pag yun malinaw ako kasi hip hop actually galing hip hop yung ganun natin eh. Ako sa hip hop ko siya kinukuha yung mga breakdown. Yung mga pagmarinig ng mga bata. Pag marinig mo may ganun. Sila yung pinakamalino yung shagaling, shagaling, shagaling. Sakit. Oh. Sakit 7, man. Since day 1 to. Ano ba tawag sa mga ganyan? Breakdown? Breakdown, no. Shagaling, shagaling. Motivation! Paborito ko yun, tangin na. Man, ako hindi ako ma-headbang kasi headbang din ako sa tugtugi. So, ginagawa ko lagi pag sakit 7 set. Gumakain, no. Shagaling, shagaling, shagaling. Man, ang sarap, tol. Tumatalo na ako, man, pag yung ano. Kasi, man, sakit 7 yun nga. Para silang first, para ako kami gusto namin maging tunog first blood dati, parang ganun. Isa yun sa influences, sa GMU and shit. Oo. Pero yung sakit 7, party yung OATS man, yung vomit siguro nila, alam mo ko ano? Ano? Yung mga crew nila na nagsusuka kasi sobrang grabing energy yung binubuhos sila. Ang daming nangyayari kasi during RCP. Man. Yung pinaka yung pala, planet. Teka. Yun. May tatanong ako. Lifestyle yun, di ba? Yung kaya sila nagagano kasi exercise, expression and stuff, gano'n. Oo, oh, hardcore dancing. Di ba? Oo, oh, sa mga hindi nakakaalam, ano yun eh. Buhay. That's the way. Oo. Oh, kunyari, pagod ka na sa buhay, eto oh. Yun, punching bag ko to. Mm-hmm. Tapos nakita ko rin naman yung peace and love dun, kahit may nasa paksin na. Pero may ibang kupal, pag sa mosh pit, wag yung kupal. Pag may nakita ako na napak ng babae last time, hindi ko lang natalunan eh. Bibitawan ko yung gitara ko, sasapakin ko kayo. Kaya easy lang kayo sa ako mosh pit. Ako naninita ako sa stage. Oo, hindi kaya si Kimil din. Paano nananadya? Yung nananapak na, yung may yung hardcore dance kasi. Sasadyain kita. Tapos, kasi lagi. Kasi sa pit, dapat, ano kayo, kung papasok sa pit, ano na yan eh. Pwesto. Yung aura, may energy nun. May agreement na. Oo, parang ganun, man. Unspoken agreement. Unwritten rules. Unwritten rules. Unwritten rules. Kumbaga, ano na eh. At your own risk. Oo, pag napigun ka, hindi mo ito tingin. Hindi pwede sa pit. Oo. Kailangan ano, pero huwag kang mananadya. Yun yung pangit sa pit, yung mananadya. Okay. Suplex. Yung gaganunan mo. Oh, all that. May nasasaktan talaga pero it's part of the game. Dami, yun yung vomit siguro na sinasabi ng Sakit 7. No. Kasi Chromebox na lalo dati, dalawang gig na Sakit 7 kasabi namin tsaka 4 mga ganung shit nung panahon na yun. After nung Sakit 7, maglalabasan sa pintu yung mga bats. Napagod, no? Oh, man. Hindi na nakahinga. Nilabas yung acid sa katawan. hindi siya lasing o ano, talaga yung sobrang adrenaline nila. Oh, mismo, yung mismo kung sumasabog na yung acid nila sa katawan mo. Sabi ko sa akin, fuck that shit, man. Tangina. Sobrang daming nangyayari pag ano, hindi rin namin hiningi yon, hindi namin inexpect. Well, dapat, kahit hindi nyo hiningi yon, man, I would say
I'll be one of the people who would say na deserve that Socket 7. Thank you, legit na yun. Pero ito nga, so talking about that, what Socket 7 deserves, I would like to go back to talking about your documentary pa. Yeah. Kasi feeling ko isa din yun sa mga pinakamatinding highlight ngayon ng banda nyo eh. Mismo. Anong, ako kasi, to be honest, I haven't watched the documentary yet, but I will. Free time. Ito na. I'll be watching it this weekend with my girlfriend. Pero I just want to know, kumbaga, mainganyo lang din yung mga ano natin. What are they supposed to expect? Sa ano? Sa documentary. Yeah. Buhay banda. Okay. Yung kung nagbabanda ka backstage, man. Backstage, no? Oo. Kung ano yung mga nangyayari. Baka, mostly kasi nung mga nakakapanood, yung feedback, mga nagbabanda rin. Eh. Maganda na rin tong eye-opener sa mga gustong magbanda. Home team. Narinig niyo po yan. Sa gustong magbanda. Ito. Shout out to Shella Pangs. Yan. Ayun o, si Shella. Ayun, what's up, Shella? Sabi niya. Belated happy birthday, Shella. Yan? Basta ako, babe, sa pit. Sabi niya. Hindi pa nagpapalumpia yan, no? Man, ano yan? OG ng pangsing yan sila. Kaya nga. Shella Pangs, man. Magpalumpia ka naman. Kaka-birthday lang, oh. Pag may sumapak dyan, sasapakin ko. Bigla lang ako ng 1G. Ito siya. Sheesh. Joke lang. Attendi rin ako ng ano, sa pangsing. 1G ng bigas. Attendi rin ako ng ano, mga crust core before. Ah, crust core. Sa sump core. Attendi ako doon. Ayan, sabi Shella, OG yan. OG ng ganun yung kasi. Yung mga punk, may nakita akong bando. Lumabas sa BMW pero yung buhok. Alam mo ba si Ate Sheila pala, ma-share ko lang pala ito guys. Bago tayo matapos. Si Ate Sheila, marami siyang haters men, lalo ng mga normies. Akala sa kanya, wala siyang alam sa galawan. Sa eksena. Hindi lang gago sa eksena, sa buhay men. Gago sila. Men, ako si Ate Sheila men, ilang taong ko na siya nakasama sa labas, sinasama nila ako, minsan ako lang yung baby boy. Tapos narinig ko, man, tangin na, man, matalino si Ate Sheila. Hindi siya, kasi ganun po ganun eh, pag grindcore something. Uh-huh. Tingin sa kanya ng oas, maingi yung mabahe niya, pero hindi, man. Ano siya, intelihente si Ate Sheila. So, sa mga, sa haters. Dauphin o haters dyan, o sa, bago sa Blood, Sweat, Tears, Vomit, isa yun sa mga focus din ng BSTV. Malabas yung ganung bagay na yung mga hindi nyo alam na akala nyo porkit maingi sila, wala silang alam. Si Sir Level lang to, pero pag si pupunta ako sa shop nun yung puro Ibanez na ano, audiophile. Audiophile, oo. Tangin naman. JP ata siya yung audiophile. Audiophile ata. Uh-huh. Yung puro Ibanez. Level, si Level, vocalista ng Tobero. Tobero? Kasabay namin sa pulp yun. Men, pag pupunta kami sa shop nun, puta man, napaka-formal kausap. Tapos, ano siya, matalino kausap, intelihente kausap. Shoutout kay Lovell, oh, tropa ko yan. Yun yung ano eh, yun yung mahirap sa nasi-stereotype. Mismo. Kasi, mismo. Kunyari, ito si Berto, hindi, akala nyo napaka, well, napakabigat naman talaga ng tugtugan nila. Pero, pag na-meet nyo naman, good vibes. Hindi siya yung akala nyo. Teddy boy yan. Akala nyo, hindi nyo malalapitan. Pero, ako, ngayon ko lang nakakausap si Berto ngayon, pero, I would say, decent person tong taong to. Lahat naman na nakakausap ko pagdating sa metal, si Emil pare. Emil, oo. Oh. Kung ano yung kinabigat ng tunog, yun naman yung kinabaliktaran ng pagkatao na parang soft-spoken. Kayang madali lang pakiusapan. Fuck all your stereotypes, motherfuckers. Bibili ko, Emil, tabi ka kay Berto. Ito nga yung matindi dyan eh. Ito nga yung matindi dyan sa mga stereotype niya. Hmm. Yung slow do, kaya nyo, reggae yan. Mabigat yan. Shoutout sa Raday. Shoutout. Ayan. Thank you. Alright, so, mismo yun, yung stereotyping. I would like to talk about the documentary again. Yes. 15 years of persistence. People can watch this via YouTube and Facebook. Okay, that's good. Yes, that's sir. Good. And maririnig nyo din. Ano yan eh? Food for thought. Mm. Yes. Try nyo panoorin. For sure, may matututunan kayo. Yes. Yun lang yung ma-assure ko. May matututunan. Pambasag siya ng realidad. Sa ibang aspeto naman. So, ayun. Sa docu, yun naman eh. Importante, may matututunan. For sure, may matututunan kayo. Check nyo.
Ako, I've yet to watch it. Mm. Pero I encourage everybody who's watching right now, sa lahat ng mga nagsusubaybay sa Blood, Sweat, Tears, Vomit, to watch 15 Years of Persistence, the story, the documentary of Socket 7. And ikaw pare, ang mga closing remarks mo, man. Gigs and stuff. Salamat sa lahat. Mi familia, Slow Dough, kay Ino, kay Emil, kay Madam Sheb, then yung mga boys ng Socket 7, sino pa ba? Yung mga naniniwala, yung mga tropa namin, friends namin, August 13, Matchbox Yard tuloy, Matchbox Arena. Oh. Arena tawag namin doon. Oh. Matchbox Arena. Kita oh, tayo mga free. Gladiator dyan. Diba? Hindi, pag nag-event kami, yun yung pinag-uusapan namin ni Madam Chef. Every time na may event kami, matik may bouncer. Kasi legit. Expect namin talaga. Ilang beses eh. Pero the good thing about pag nagpapa-event kami, magkakakilala. Lahat. Yes, magkakakilala. So open yun, punta kayo, spot kayo sa amin. Proceeds nun, mapupunta sa band fund. Then, ayun nga, panggalaw namin as well para sa mga ano, sa ilalabas namin mga bago. Yes. Tapos, fifth episode na ang ilalabas. This coming August, fifth episode. May ilalabas yung kami ng merch, abangan ninyo, papost namin. And also the gig skeds, may inaayos kaming gig skeds. Ano, magba-bar tour kami, plano bar tour. Ayun. Bar tour kasi for funding nga ng ano namin. For future endeavors. Na, kasi nakaano na eh. Naka-plot na. Gumawa kami ng blueprint na. Yes, gumawa kami ng ganun eh. Yung ano. Platform. Yung goals and ano. To-do list. Yeah. To-do list. Goals and ano. Goals and goals and don'ts. Goals and don'ts. Goals tsaka ano, expectations. Yan. Yeah, no. For the band. Para merong patutunga. May ruta. Mismo. May magandang rutang mapuntahan. Productive. Ang sarap mag ano, mag-grind ngayon. Shoutout sa mga same. Mga bandang hindi pa tumutugtog, tumugtog na rin ngayon. Mismo, sa lahat ng tutugtog dyan. Back to zero tayo ngayon pandemic. Sarap mag-grind ngayon. Ang sarap sumabay. Kaya sarap din gumiba ng stage. Alam mo yun? Tsaka ano siya eh. Man, ito ah. Para siyang yung kapangyari ng stage. Para siyang NZT. Parang ganun. Para siyang... Doon ako malakas. Tapos pagbaba ako, safe na ulit ako. Parang oo. Yun, no. Maski ako eh. Doon ako nabuboost. Godzilla, doon ako ano eh. Oo. Yeah. Okay siya pakinggan, no? Pero doon lang ako nagwawala. Pero ang makulit doon, ang makulit sa utak ng isang manunugtog ng ganun. Pero sa isang ginagawa yung riff niya and stuff, nakafocus siya doon. Tapos yung kalahating utak niya, nasa expression na fuck this, fuck that, fuck it. Oo. Parang ganun. Oo. Kasi yun nga sa'yo mo, kalaban natin pag nasa stage ang Socket 7. Kalaban natin yung sarili. Parang ganun. Kailangan mas maganda yung performance ngayon kaysa sa nung nakaraan. Last gig. Yes. Oo. Kailangan kung pangit man yung set mo, hindi mo nagustuhan yung set mo last time. Example. Bawi. Si RC Munoz, si Ma'am RC Munoz. Mm-hmm. Yung headbang niya, man, parang putang ina pa. Boost talaga. Oo, boost talaga, man, boost. All out dapat talaga, all out lagi. So speaking of all out, man, I would like parang Berto to close this off for us. Ayaw. Thank you. Isang matindihang ano na lang advice sa mga lahat ng na mga nagtataguyod ng mga independent shit nila, man. Go for it, Berto. Kailangan nyo lang magtuloy-tuloy. Okay. Tuloy-tuloy and grind. Hustle. Basta wala kayong naapakan, goods lang. Pag may sinasabi yung iba, tuloy-tuloy lang. Hell yeah. Okay. Yeah, man. Anything else you want to say, pare? Whoa. Salamat. Maraming salamat, man. Salamat. Thank you. Alright, party na tayo, pare. Ikaw-close na muna namin nila. Ito na. Maraming salamat, Berto. Ako ulit si Ino. At ako si Wayo. At Berto sa Hot 7. At ito yung 11th episode ng Blood, Sweat, Tears, Vomit. Yes! Good night!